Hello mga friend! Welcome back sa channel Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng quick but honest review itong Relumin's Advanced Nutrition Glutathione. Kung gusto nyo malaman yung aking opinion at kung ano yung na-experience ko sa product na to, please keep on watching. Meron po kasi akong ginagawang makeup review mga friend. Sana naman po ay hindi kayo nadidistract dito sa kulay ng aking labi kasi parang masyado ata siyang dark. So sana mapanood nyo pa din po na maayos itong review na to. Kamakailan lang po mga friend, ginawa natin ng detailed review yung mga Ishigaki Glutathions. And for today, itong Relumin's naman yung glutathione na i-review natin. Isa din ito sa mga glutathione supplement na sobrang sikat sa Pilipinas ngayon. Marami pong klase or variants itong Relumin's glutathione, pero ito pong meron ako ay yung Relumin's Advanced Nutrition Gluta 1000 Reduced L-Glutathione Complex. Ito pong glutathione na to ay FDA approved at ito pong akin ay nabili ko sa isang trusted seller ko sa Shopee. At yung isang bote, nabili ko siya ng less than 1,000 pesos. Meron siyang box. Nagagandahan ako sa graphics ng kanyang box. Hindi siya mukhang pipitsuging glutathione. Kompleto siya ng information. Ganun na din dito sa kanyang bote. Kung ano yung nakasulat sa box, ganun din yung mga information or description na nakasulat sa bote. Ito pong glutathione na to, kung mapapansin ninyo, nasa red siya na bottle na ganyan. Sa tingin ko, ito yung klase ng bote na dinesign para maproteksyonan yung mga gamot laban sa harmful UV rays ng araw. At kung mapapansin nyo, meron po siyang plastic seal dyan. Yan. Meron pa siyang natira nung binuksan ko siya. At once na i-open nyo yung kanyang cup, makikita nyo may bulak siya sa loob. Ubus ko na po ito mga friend. Binalik ko lang yung kanyang mga bulak. Tinago ko talaga. Para may maipakita po ako sa inyo. Tapos sa loob, meron din siyang kasamang desiccant or silica gel. Hindi po ito kinakain or iniinom mga friend. Nilalagay po ito sa mga gamot dahil ang mga supplements or gamot po ay sensitibo sa moisture, sa sobrang init, sa sikat ng araw. Ito pong desiccant or silica gel ang nakakatulong para manatiling fresh at maiwasan na magkaroon ng contamination or ng discoloration yung gamot sa loob. May sasuggest ko din po mga friend na iwasan nyo po na ilipat yung mga gamot na tinitake ninyo sa isang pill case dahil kahit papano po mga friend, yung pill case, meron pong mga nakakapasok na mga alkabok doon or dirt, pati na din po yung air. Maaari po kasing maka-apekto po yun sa gamot na iinumin nyo. Ganito naman po yung itsura ng kanyang capsule. Katulad lang din po ng capsule ng Ishigaki, may kalakihan po siya. So may re-recommend ko po sa inyo na damihan nyo po yung pag-inom ng lukewarm water kapag tinitake nyo po to para mabilis nyo po siyang mailulunod. Kumpara sa ibang glutathione na natry ko, walang mabahong amoy or amoy bugok na itlog itong glutathione na to. At yung itsura ng kanyang capsule, may pagka-transparent po siya na medyo may konting hint ng yellow. Made in USA, pero ang pinaka-market niya po ay sa Pilipinas lamang. Meron po talagang gano'n na sa ibang bansa talaga pinoformulate or ginagawa yung isang product. Tapos sa Pilipinas lang siya ini-import at talagang binibenta. Meron siyang holographic sticker dyan na nakadikit. Katunayan na original po yung Relumin's na meron kayo. Sabi dito sa kanyang box, Reduce L-Glutathione Complex. Maaaring yung ibang baguhan sa pag-take pa lang ng glutathione, isipin nila, ay reduce, baka hindi yan masyadong effective kasi reduce na. Akala nila yung pagiging effective ng supplement or ng gamot yung sinasabing reduce. Ibig sabihin po ng reduce, kumbaga sa collagen, may tinatawag po tayong hydrolyzed collagen or mga collagen peptides. Iyon po yung process na binibreakdown po yung mga collagen para mas mabilis po siyang maabsorb ng ating katawan. Ganon din po sa Reduce L-Glutathione. Yung Reduce L-Glutathione po kasi ibig sabihin po nun, yun po yung active form ng glutathione para mas mabilis po siyang maabsorb at mas mabilis po siyang ma-process ng ating katawan. Yung isang bote po nito, meron siyang 60 vegetarian capsules at sabi dito, mag-take down ng 2 capsule a day. So, ibig sabihin yung isang bote po, magtatagal sa inyo ng 1 buwan. Hindi daw ito pwede sa buntis, sa mga nagpapasuso, sa mga taong under 18 years old, sa mga taong merong sakit, or mga tinitake na maintenance medication. Bago nyo po inumin itong product na to, please ask your doctor po, ano mga friend. Hindi po sa akin, kasi hindi po ako doctor mga friend. Gumagawa po ako ng review para i-share ko po sa inyo yung aking personal experience. Baka sakaling makatulong po sa inyong pagde-decide kung itutuloy nyo pong i-take ito mga glutathione na to. Pero hindi po ako doctor mga friend. Kung kayo po ay may sakit, huwag nyo po sa akin itanong.
sis, pwede bang i-take ko to? Meron akong diabetes, meron akong ganito, ganyan, nagtitake ako ng ganitong gamot. Wag po sa akin, kasi hindi po ako doktor, hindi ko po kayo kilala personally, hindi ko po alam kung anong katawan ninyo. At wala din po akong karapatan na mag-recommend sa inyo ng mga gamot na iti-take ninyo. Nandito lang po ako para mag-share ng aking review. Sigurado, meron magtatanong kung pwede ba itong inumin ng mga nagtitake ng contraceptive pills. Para sa akin po, on my personal experience po, ano mga friend, wala naman pong kaso kung magtitake kayo ng glutathione kung umiinom kayo ng contraceptive pills. Pero para makasigurado po kayo, magtanong po kayo or kumonsulta po muna kayo sa inyong OB-GYN bago po kayo magtake nitong glutathione para malaman nyo po kung anong opinion po nila sa mga product na ganito. May mga tao po nagsasabi na mas maganda daw pong i-take ang glutathione or mas na-absorb ng katawan natin yung glutathione kung wala daw laman yung inyong sikmura. Pero kung ako yung tatanungin mga friend, depende po yan sa inyong katawan. Para sa akin, kung kayo po ay merong maselang sikmura, acidic po yung inyong sikmura, mabilis pong sumakit or sikmurain, masasuggest ko pong kumain po kayo ng kanin. Tapos after mga 1 hour, doon nyo po inumin yung inyong glutathione. Para sa akin naman po, wala naman pong problema kung umaga or gabi nyo siya ititake. Nasa sa inyo naman po yun kung ano po yung babagay sa inyong schedule or routine nyo sa araw-araw. Masasuggest ko din po sa inyo mga pre na mag-take kayo at least 500 mg ng vitamin C kasabay nitong Rilumins kasi napansin ko sa kanyang ingredients, wala siyang kasamang ascorbic acid or vitamin C. Yung vitamin C po kasi, booster siya ng glutathione and ng collagen production sa ating katawan. So, maraming nagsasabi na kapag nag-take daw po kayo ng vitamin C, mas makikita niyo daw po yung effect ng glutathione or collagen na tinitake ninyo. And masasuggest ko din po sa inyo mga friend, kahit ano pa pong supplements or gamot yung iniinom ninyo, na uminom po kayo ng maraming tubig sa isang araw para matulungan po natin yung ating katawan para ma-process po yung mga supplements na tinitake natin. Ginamitan siya ng vegetable cellulose capsules. Diba mga friend, nire-recommend ng Rilumins na mag-take down ng 2 capsules a day. At sa 2 capsules na yon makakakuha na kayo ng 1,000 mg ng L-glutathione complex, reduced L-glutathione 675 mg, alpha-lipoic acid 200 mg, at rosehip extract 125 mg. Tulad nga po nung nasabi ko sa inyo kanina, wala po siyang kasamang ascorbic acid or vitamin C sa kanyang ingredient, kaya mas makakabuti po siguro kung mag-take kayo at least 500 mg ng vitamin C. Ito pong Rilumins ay merong certification ng Good Manufacturing Practice or GMP. Ito po ay GMO-free, gluten-free, and no animal products. So, para dun sa mga vegan or mga vegetarian, okay na okay po sa inyo itong glutathione na ito. At dun po sa mga kapatid nating Muslim, okay na okay din po sa inyong i-take ninyo itong glutathione product na ito dahil ito daw po ay halal certified at hindi po ito nagko-contain ng baboy or pork and alcohol ingredient. Itong Rilumins Advanced Nutrition Gluta 1000 gives a maximum sustained increase of serum glutathione to provide a wide range of health benefits. L-glutathione complex with reduced L-glutathione, alpha-lipoic acid, and rosehips to improve glutathione absorption. It has powerful antioxidants that protects cells from damage, support skin health, liver health, and energy production. So ngayon mga friend, pag-usapan na natin kung ano yung naging effect sa akin itong Rilumins glutathione. Wala pong naging negative side effect sa akin itong Rilumins glutathione. Wala akong naranasan sa kanya na paninikmura kasi medyo acidic po yung aking tiyan. Hindi ko po naranasan yung parang nahihilo ako or parang nasusuka ako. Hindi ko po naranasan na sumakit yung ulo ko sa kanya or natitrigger niya yung aking migraine. Hindi din ako nagka-breakout sa kanya. And kahit ano pa pong negative side effect, wala po talaga ako naranasan sa kanya. Ako po mga friend ay merong natural na kayo manging skin tone at baguhan pa lang po ako sa pagtitake ng mga glutathione or whitening supplements. Nung tinitake ko to mga friend, wala naman ako naranasan sa kanya na drastic na whitening effect na nakita ko talagang sobrang pumuti ako or nagkutis porcelana ako or kutis labanos. Pero natuwa naman ako sa kanya mga friend dahil napansin ko nung tinitake ko to, hindi ako masyadong nahahagard, hindi ako masyadong mukhang losyang, kahit na 4 to 5 hours lang yung tulog ko palagi at kahit na palagi akong stress sa aking trabaho. Napansin ko din na may naitutulong siya para ma-prevent yung aking back acne. Sobrang lalapo kasi nung back acne ko mga friend, talagang natad siya sa likod ko. Pero nung tinitake ko tong glutathione na to, nakakita ko na improvements doon sa aking back acne. Wala na masyadong tumutubo, wala na yung mga sobrang nalang acne, at natutuyo sila kaagad-agad. Napansin ko din na
moisturized and hydrated. Tingnan yung aking skin. Glowing siya and healthy looking. Hindi siya yung mukhang dry at saka mukhang dull. Expected ko naman na hindi ko agad makakakitaan ng whitening results itong product na to. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, baguhan pa lang po ko sa pag-take ng glutathione. And marami po kasi nagsasabi na bago nyo makita yung effect ng glutathione sa inyong skin, ay lilinisin niya na muna yung mga kailangan linisin sa inyong katawan dahil nga master antioxidant ang glutathione. So, siguro nililinis niya muna yung nasa loob ng aking katawan. Kaya siguro hindi ko pa masyado nakita yung effect sa skin ko. May ilang tips din po sa inyong mga friend sa pag-take nyo nitong glutathione na to para mas makita nyo po yung resulta. Una-una na po, syempre sabay nyo po ng paggamit ng effective na whitening skincare. Gumamit kayo ng whitening lotion, whitening soap, at wag na wag nyo din pong kakalimutan yung paggamit ng sunblock. Napakahalaga po niyan para maprotektahan po at manatiling maputi yung ating balat. Bukod pa po doon, iwasan nyo po yung pagpupuyat, iwasan nyo po yung pagbibisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo. Dahil yan po ang nakakapag-cause ng pagdami ng free radical sa loob ng ating katawan. At pag marami na pong free radical sa ating katawan, yan po yung nagiging dahilan kung bakit kumukulubot at mas nagiging mukhang matanda po yung ating skin. Isa pa po sa masasuggest ko sa inyo, kumain po kayo ng healthy diet, magkaroon po kayo ng regular exercise, uminom po kayo ng maraming tubig, at sabayan nyo po ng pag-take ng separate pa na vitamin C. Yung mga pag-aalaga nyo po sa inyong katawan, lahat po yan magre-reflect po sa inyong skin. So, ilang po mga friend para sa aking quick but honest review para dito sa Relumin's Gluta 1000. Please like this video kung nakatulong po sa inyo. Comment down below kung na-try nyo na po ba tong product na to, ano po na-experience nyo po sa kanila. I-share nyo po yan mga friend para mabasa po ng iba pa po nating friend na makakapanood ditong video na to at matulungan po natin sila sa kanilang pagde-decide kung tutuloy ba nilang subukan itong product na to. Kung meron din po kayo mga katanungan na hindi ko pa po nasagot dito sa aking video, i-comment nyo na din po yan down below at sasagutin ko po sila sa abot ng aking makakaya. Kung meron po kayo mga products na gustong paggawa ng review sa akin, i-comment nyo na din po down below yung inyong request at pag nagkaroon ng pagkakataon, gagawin ko din po sila ng review. Huwag niyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po, mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!